Magandang umaga sa lahat ng mga followers ni Alpha Adventure Farms dito sa YouTube. My name is JC De Guzman. Pag-usapan natin ngayon ang isang tanong ng kasamahan nating nag-aalaga ng manok. Yes, tungkol sa Rhode Island Red Rooster ang kanyang katanungan. At ito yung tinanong niya sa akin. Meron daw siyang isang Rhode Island Red Rooster at ito ay may sipon at nagluluha. Ano ang kanyang dapat daw gawin? Ano ang kanyang dapat na ipainom? Before ko sagutin yung mga dapat na ipainom, gusto ko lang linawin na yung sipon, pagluluha ng mata, symptoms lang ang mga yan. Symptoms, sintomas sa Tagalog, ng sakit talaga. Hindi yung sipon at pagluluha ng mata ang sakit na ating dapat gamutin. Signs lang sila. Yan ang ibang pinasimpleng kahulugan ng sintomas, no? Mga sinyales ng isang sakit. Huwag na tayong lumayo sa tao. Pag nilalagnat ka, tapos may sipon ka, masakit ang ulo mo, yung gagamutin natin, hindi dapat yung sakit lang ng ulo, kundi kung ano ba yung, alamin natin, ano ba yung dahilan ng pagkakasakit ng ating ulo, no? Nung pagkakaroon natin ng lagnat, ng mataas na temperature. Otherwise, ang ginagamit mo, sintomas. Or ang tinatanggal mo, symptoms, hindi yung mismong sakit. Ang mga symptoms na yan ay mga libreng sinyales. Let's use that phrase, no? Libreng sinyales or libreng clues. They are clues kung ano ang sakit natin na dapat nating alamin. No? So they are signs. They are not sick. They are not sicknesses themselves. Okay, na, sana na nakukuha niyo 'yon, ano? Kasi kung mamadaliin ko pagsagot, sasabihin ko na lang ipainumin niyo ng kung anong antibiotic, broad spectrum antibiotic na meron dyan sa inyo for 5 to 7 days. Sundin niyo yung dosage na for treatment, kung ano nakasulat sa bote o dyan sa sachet. Sasabihin ko, painumin nyo lang Ambroxetil. Kung walang Ambroxetil, Premoxil. Kung gusto nyo lang mas mabilis, ay L-Spec, no? Yung lincomycin, spectinomycin na injectable, no? Yung hindi generic. No? Instead of just saying those words na pangtanggal lang ng sintomas, kailangan alamin nyo ano ba yung root cause. Oo. Paano malalaman ka ng root cause? Tingnan mo, obserbahan mo kung anong dumi ng kanyang ipot, yung tae ng manok. Puro green ba yan? Or mas marami ba yung kulay green? Yellow? White? Red? Or yung normal lang na kulay? Kailangan obserbahan yan. Obserbahan mo rin, since rooster yan, tingnan mo rin kung yung weight ba niya ay significantly reduced. Kung dating mga nasa 3.5 kilos yan, bigla na lang bang nag-below 3 kilos sa loob lamang ng isa o dalawang linggo. Diyan natin huhugutin yung mga possible, yung mga clues kung ano yung sakit na tumama dyan sa rooster natin. So, sa lahat ng mga klase ng mga sakit na gusto natin gamutin, huwag yung sintomas ang ating re-resolbahin, no? Kundi yung mismong sakit talaga. Otherwise, kung tatanggalin natin, halimbawa, no? Bulutong, yung dry na bulutong, dry fowl pox, dry chicken pox. Isa sa mga secondary infections niya na yung pagkakaroon ng sipon ng manok. Sipon. So, kung paiinumin mo lang ng antibiotic yan, so ano mangyayari nun? You're just preventing secondary infections from getting worse. Yun lang ang ginagawa mo kapag inantibiotikan mo yan. Kasi ang fowl pox, ang bulutong, viral infection, hindi yan kaya ng antibiotics, no? Ang kaya lang ng antibiotics ay mga bacterial infections, hindi viral infections. So, by identifying yung root cause ng pagkakasipon, which is yung bulutong, alam mo na kung anong gagawin mo next time. Magbakuna ka ng kontra bulutong. So, isang halimbawa lang yan, no? So, ano pa? Ano pa yung mga sakit na may kasamang sipon? Coryza. Isa na namang ang coryza natin, no? Although bacterial infection yan, kailangan nagbabakuna tayo, ano, para meron tayong preventive measure. So, by identifying yung naging sanhi ng sipon, pagluluha ng mata, which is the coryza, no? Yung coryza mismo, so kailangan mag-vaccinate tayo para
hindi every year na lang ay may kaso tayo ng coryza na kailangang bigyan ng antibiotic para doon sa secondary infections na naman at hindi doon sa primary infection. Nagigets nyo ba ibig ko sabihin? Another example, Newcastle disease. Newcastle disease, yung namimilipit ang leeg. No? Gumaganyan yung leeg niya. No? Parang may stiff neck. No? So, isa sa mga symptoms niyan, may kasamang ano yan, sipon din. No? Ano pa, yung Marek's disease, yung nag-i-split siya. Di makalakad, syempre, nakasplit eh. No? So, may kasamang sipon din yan. So, kaya kapag nagtatanong kayo sa mga chicken-related FB groups, mas maganda, samahan nyo ng video, kahit man lang 60-second video yan. Kasi, kung isusulat lang ninyo, anong gagawin ko sa manok ko, may sipon, may halak, yung mga tunay na nakakaintindi sa mga ganitong bagay-bagay na kinuwento ko sa inyo, tatama rin din sumagot eh. Bakit? Eh, kailangan pa kayong interviewin. No? Ay, base sa experience ko, masipag ako sumagot eh. No? Mas mahaba pa yung sagot ko sa tanong ng nagtatanong minsan. Madalas actually. No? Dalawang linya lang ang tanong niya, pero ang sagot ko, naku, ang haba, 10 questions. Bakit 10 questions? Eh, gusto kong malaman kung ano yung naging punot dulo ng pagkakaroon ng sipon ng manok na yan. Kasi kung magmamadali ako at wala akong pakialam talaga sa nagtatanong, isang bitaw lang ng salitang antibiotic mo, yun na yun. Bahala na siya sa buhay niya kung anong brand ang bibili niya. Pero gusto ko kasi ituro dun sa nagtatanong na may mga ganun palang mga angulo na dapat ding alamin, na dapat sabihin para yung mga nakakaintindi na handang tumulong ay mabigyan tayo ng isang angkop na suggestion at hindi yung ginagawang trial and error ang ating mga manok. Kawawa yung mga manok kapag konting kembot, antibiotic, pero hindi naman pala yung hindi pala natin nabubulsa yung sakit na dapat talagang gamutin at i-prevent, no? So, i-level up natin yung ating pagkakaintindi sa pag-chicken farming kahit na tayo ay mga small-time backyard farmers lang. I-level up natin, no? Lalo pat karamihan sa mga livestock natin dito sa Pilipinas ay nasa kamay ng mga backyard farmers. Sa kambing na lang, almost 99% ng populasyon ng kambing ay nasa mga bakuran ng mga backyard farmers, wala sa commercial farms. Sa mga manok, yes, nasa kamay ng mga commercial farms yung bulto ng mga populasyon ng mga manok, no? But marami pa rin yung percentage ng marami pa rin yung mga Pilipino na nag-aalaga ng mga manok sa bakuran. So, sayang din naman yung mga namamatay sa mga alaga natin dahil sa hindi nagle-level up na pangunawa at pamamaraan sa pag-aalaga ng manok. Ayan. So, now, syempre hindi ko madi-discuss ang lahat ng to, lahat ng mga angulo. Lahat ng mga angulo sa isang 10 minutong video. Kaya I suggest mag-subscribe na lang kayo doon sa aking chicken farming seminar. Handa na yung video, 4 oras yun. Nasa sa inyo kung isang diretsyong 4 oras yung panonoodin, pakikinggan, magte-take note kayo. Or, every weekend lang, or, nasa sa inyo, basta ang access nyo doon ay isang buong taon. Siguro naman, within 365 days, ay matapos nyong panoorin yung 4 oras na video. Tapos, may kasamang free consultation yon. Dahil nauunawaan ko, meron kayong mga follow-up questions. Kaya yung pagka-approve ng account ninyo, meron kayong 30 days na libreng consultation via email. So, magbatuhan tayo ng mga question and answer through email. Libre yun for 30 days. Paglipas na yung 30 days, yun, may extra bayad na yun for my consultation service. Okay? Nasa link, nasa description ng video yung link para mag-register ka sa chicken farming seminar. Lahat ng mga programa ko sa pag-aalaga ng mga heritage chicken, Black Astrolorp, Rhode Island Red Deckel, Brown Barred Plymouth Rock, etc. Malalaman mo doon sa 4 oras na video na yun. Lahat ng programa. Mula itlog, mapipisa siya, lalaki siya, at siya na mismo ang mangingitlog, and then rinse and repeat yung buong cycle na yan. O siya, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.